morning. I'm back, Teacher Linda Gonzalez. Okay, guys, today is November. I have another video for you. Okay, how's life going on? I hope everything goes well. COVID cases are going down, and it is good. And we are fully vaccinated, like senior citizens. Okay? Guys, mga mother, our lessons for today is about sa pantig na may tatlong titik. Kasi ang mga bata, kahit marunong na magbasa ng mga salita na may dalawang titik na pantig, hindi pa nila mabasang lahat ang mga words, lalo na yung mga salitang may pantig, may titik na tatlo sa isang pantig. Kaya ito ang ating pag-aaralan. Pero ito ay naituro ko na sa inyo noong 2020, noong una kong pagbablog. At sana ay balikan ninyo ang aking channel para mas maintindihan ninyo. Bago tayo magsimula sa pagbasa ng pantig na may tatlong titik, magkaroon muna tayo ng pagsasanay sa dalawang titik. Okay, pakita inyong mga papel na mayroong mga pantig na may dalawang titik at ipabasa sa mga bata. Reminder, mga mother, ito ay araw-araw ay kailangan basahin ng inyong mga anak. At ang advice ko nga sa inyo ay itong inyong mga papel na ginawa ay doon na lamang nyo ilagay sa ibabaw ng table para madali nilang makuha at mabasa. Okay? O, basahin ang mga pantig na may dalawang titik. Ba, itong aking itinuro sa inyo nung last lesson ay anim lamang. Okay, ba, ka, la, ha, ta, at da. Anim na pantig ang aking itinuro nung isang vlog. Okay, marami pang natitirang pantig na may dalawang titik at iyon ay pag-aaralan din natin o ipababasa din natin sa mga bata dahil hindi pa nila yon natatandaan. Okay, o pag nabasa nila ang mga pantig na may dalawang titik, o reviewin ang mga salitang binuo. O, katulad ng bata, bola, lolo, lola, kubo, daddy, tuta, luha, tela, kuko. Huwag kayong magpapabasa ng mga salitang hindi ninyo naituro nung isang doon sa ating mga pantig na pinag-aralan. Ang ituturo ninyo ay yung laging mga salitang binasa paulit-ulit para matandaan. At laging ituturo ang paraan ng pagbubuo. Dalawang pantig na pagsasamahin. O pwede rin tatlong pantig na pagkakabitin. Okay. Pagkatapos nito, ang dalawang ng pantig na may dalawang titik, ayan, ipakita na ninyo ang mga pantig na may tatlong titik. O, gagawa din kayo sa papel kasi wala nito sa abakada. Iisa-isahin natin. Ang gagawa natin, nang dadagdagan lamang natin ng isang titik, ang pantig na ating ginawa. Dahil noon ay dalawa titik, ay dadagdagan ng isang titik. Okay. Ban, ben, bin, bon, bun. Ang atin munang ikakabit na titik ay letter N doon sa mga pantig na pinag-aralan natin. Kaya ang ba ay magiging ban. Kaya ipababasa sa mga bata ang ban, ben, bin, bon, bun. O tapos ang sunod namang pantig ay ta, kakabitan ng N, tan, ten, tin, ton, tun. Lan, len, lin, lon, lun. Yung anim na pantig na ating itinuro ay dadagdagan ng N. Inuulit ko ha, tatlong titik ang isang pantig. Okay.
ipabasa sa mga bata ng paulit-ulit. Pagkatapos, magbuo ng salita. Gaya nito, may guhit pang muna. Ulan. O, hindi magkakabit. Pag aalisin ang guhit, babasahin ng buo, ulan. Ahon. Ahon. Kanto. Kanto. Dahon. Dahon. Banda. Banda. Tanda. Tanda. Ayan. Ganyan. Pagbubuo ng salita, hindi muna magkatabi, magkahiwalay. Pagkatapos, saka aalisin ang guhit sa gitna at pagkakabitin at ipababasa ng tuloy-tuloy sa mga bata paulit-ulit. Katgura nito, ulan, ahon, kanto, dahon, banda, tanda. Yan. Okay, mga mother, kinabitan muna natin ng letter N, yung mga pantig na ating pinag-aralan. Okay. That's it, mga mother. At dagdagan pa ang effort sa pagtuturo at ang mga bata ay palaging paalalahanan ng magbasa. Itong mga papel na ito ay nasa table lamang. O, basahin ang mga pantig at dagdagan pa ninyo ang mga salitang bubuuin para madami silang matutuhan. Okay, mga mother, that is for today, and effort pa more. Okay, bye, and God bless.